my channel and nanonood na naman po kayo ng gel vlogs. So sa video po natin ngayon is meron tayong pagtatapatin na dalawang micellar water. So this one is from Nivea and ito naman is from Garnier. So first is tignan muna natin yung packaging nilang dalawa. So ito is parang typical na pang skincare, mga ganun. So ito naman is hindi ko alam, yung tingin ko sa kanya parang pasok siya sa mga kikikit ng babae. Diba? Pero kung magta-travel ka, mahilig ka mag-travel, ganyan, mas recommended ko itong Nivea. Kasi ito, kailangan mo pang i-twist yung cup niya before siya ma-open. Then, yung sa Garnier naman, hindi ko alam ha, kasi, ayan o, di ganun lang siya. Hindi ko naman sinasabi na madali siyang mabuksan. Pero, alam mo yung pagka, siguro madaganan, yung maganon siya, masquish siya, pwede siyang mabuksan. So, pwede siyang tumapon sa, alam mo, sa bag mo or sa makeup kit mo. So, sa prices naman, this one is for 99 pesos. This one naman is 89 pesos. So, sa price, syempre, dito tayo, nakasave tayo ng 10 pesos. Pero, parehas lang naman sila na 125 ml. So, ito 99, this one is 89. So, bahala na kayo kung anong gusto nyong bilhin doon sa dalawa. So, syempre, hindi naman tayo magbe-base doon sa price, sa packaging, kung ano mas travel friendly sa kanila. Syempre, ang hinahanap natin is yung kung ano ba talaga yung makakatanggal and makakalinis sa makeup na nasa face natin. So, itatry ko yun. Gagamit lang ako ng bulak. Ito, yung sa clean ang gamit ko. So, kukuha lang ako ng ganito. Then, uunahin natin is itong Garnier. So, syempre, kung magtataka kayo, bakit ganito yung makeup ko? Kasi meron akong film na Valentine's or prom makeup look yon. So, ayan, kung gusto nyo pong mapanood, nasa channel ko lang po. So, ayan, first is, dito muna tayo sa eyes since meron akong waterproof. Huwag yung pansinin yung manok ka. So, ayan nga, first is, dito muna tayo sa eyes kasi meron akong waterproof na mascarang ginamit dyan. So, tingnan natin kung matatanggal niya. Ang daming face, mababad ko lang muna kasi nga waterproof yun. Malamang sa malamang, may hirap siyang tanggalin. Titignan din natin dito sa dalawang to kung alin yung mas maraming dumi na natanggal. Wow, dami agad. Pero hindi ko alam kung yung mascara ba is nasama niya. Baka mamaya kasi eyeshadow lang yun, tsaka yung concealer. Wala siyang half day. Wala siyang happy sa mata. Sobrang gaan lang yun sa mata. Wala siyang, alam yun, hindi ka magiging comfortable. So, etong ginagawa ko, hindi naman siya nakakatanggal ng lashes. So, ayan, siguro natanggal din kahit paano yung mascara kasi medyo ma-dark na siya eh. Ma-dark na yung bulak. So, ayan. Natanggal ko naman yung foundation. Sabi, parang napakami ako nalagay. So, ayan, yung blush. Tatanggalin na rin natin. Sobrang dumi, kadiri. Ibuli ko na yung ano, yung sa lips, lipstick. So, titingnan natin. Ay, meron pa rin. Hindi ko lang kung makikita, no? Ayun, no? Meron pa siyang black. So, hindi gaano natanggal yung mascara ko. Pero, let's see, bababad pa natin. This time naman binaliktad ko yung bulak kasi meron pa rin naman product yun. Ayun, no? Hindi ko lang makikita niya. Pero, may natanggal. Dahan-dahan lang yung pag-ano ko sa lashes kasi baka mamaya matanggal. Mamaya maubos yung lashes. Dahan-dahan lang para, alam mo yun, basta yun. Tanggal din niya agad yung lipstick ko. So, ito yung sa side ng Garnier. Tignan niyo naman, nawala na yung makeup. So, ito naman yung hindi ko pa natanggal. Next naman na itatry ko is ito, yung from Nivea. So, ganun lang din. Ayun lang din na kinamit kong bulak. So, pakasabihin nyo kasi dahil sa bulak, ganyan. So, ayan. Same amount. Since napadami yung lagay ko sa Garnier, medyo dagdagan din natin itong sa Nivea para naman patas, diba? Patas ng lahat. So, ayan. Ganun lang din. Uunahin ko lang din yung sa mata. Sabi lang natin, then medyo ganun natin. Medyo, ano yan, i-wipe. Kung dahan-dahan lang kasi pwedeng ma-ano yung lashes nyo. What?
Wala, may natanggal ako isang lashes. Hindi niya makikita. Pero may natanggal na isa. Wala. Ayan, based na nakikita ko sa bulak, ito yung sa Garnier. Hindi siya ganun kaitim. Brown siya, oo. Siyempre yung foundation yan. Then, ito yung sa Nivea. Ito sa eyes pa lang to ah. Hindi pa ako nagtatanggal sa buong mukha ko. And, ang dark na niya. So, tingin ko mas maraming natanggal. Itong Nivea. So, ito. Ganito kadumi yung sa Nivea. So, bubray naman natin sa lips. So, based na nakikita ko, parehas naman silang nakatanggal ng makeup sa mukha. Yun nga lang, yung sa Garnier, parang hindi gaanong malinis. Malinis, oo, pero hindi gaanong natanggal yung mascara ko. Kasi mas madumi yung sa Nivea. Ibig sabihin, mas marami siyang natanggal. Pero natanggal naman yung ano ko. Yung mascara ko, yun nga lang, may nararamdaman pa ako na parang meron pang konti. So, itatry ko. Gagamitin ko yung bulak ng Nivea kung meron siyang matatanggal dito sa side na ginamitan natin ng Garnier. Itong bulak na ginagamit ko sa Nivea to, ah. Titignan ko kung may matatanggal ba siya. Ayan, mas nakatanggal yung ano. Mas nakatanggal yung Nivea kaysa dun sa ano, sa Garnier. Pagdating sa ano ah, yung mga waterproof na ito, mga waterproof na makeup, mas nakatanggal yung Nivea talaga. Yun nga lang, sa Nivea, doon sa bulak may nakita ko natanggal na pilik mata ko, Diyos ko, dai, yung dai. So yun, I think tapos na tayo. So, final thoughts na lang dito sa dalawang products na to, kung ano ba yung mas worth it bilhin. So, dito muna tayo sa Nivea. 125ml for 99 pesos. Okay na siya kasi yung waterproof talaga na mascara natanggal niya. And, dun pa lang sa binabad ko siya sa mata ko, tas winipe ko ng konti, natanggal na niya agad yung mascara ko. So, sobrang sulit tong product na to. Tsaka marami na siya. Hindi mo naman siya, hindi mo siguro araw-araw ka naka-makeup, diba? So, tatagal tong product na to. At tsaka isa pa, travel friendly to. Kasi yung cap, ito twist mo pa bago siya ma-open. Hindi siya yung pwedeng pag nadaganan, mabubuksan, ganyan. So, dito naman sa Garnier, okay rin naman siya. Hindi ko naman sinasabi na pangit tong product na to. And 125ml for 89 pesos. Kung pagbabasihan yung price na itong dalawa, mas panalo to kasi 89 pesos, this one is 99 pesos. So, pag binili mo to, nakasave ka ng 10 pesos. So, malaking bagay na rin yun. Ang ayoko lang dito is hindi naman niya ganong natanggal yung waterproof na ano ko, na mascara ko. So, kung sa waterproof na mga makeup, siguro ito ang gagamitin ko. Pero kapag ka, gagamitin ko pa rin naman to, syempre. Pero kapag ka ang makeup ko lang is, for example, mga BB cream, foundation, mga kilay, ganyan. Wala naman akong waterproof na ginamit. I think ito yung gagamitin ko. So, ayun nga po. Bahala na kayo kung anong gusto nyong bilhin doon sa dalawa. Pero masasabi ko na yung dalawang yun is worth it. Bilhin. Kung meron po kayong mga comments, comment lang po kayo sa baba. Kung meron din po kayong mga requests, suggestions, or recommendations, feel free rin po na mag-comment sa baba. Huwag nyo rin po kalimutan na mag-subscribe and i-like nyo na rin po tong video na to kung meron kayo nakuwang tips or meron kayo natutunan kahit konti lang. So, share nyo na rin po tong video na to kung gusto nyo. So, thank you, thank you, thank you for watching. See you on my next vlog. Bye!